Teodoro de Villa Diaz o Teddy Diaz, isinilang noong 1963. Isang composer, original na gitarista ng bandang The Don. Siya ang sumulat ng kanilang first single na Envelope Ideas. At ang kanilang sikat na kanta na Salamat. Instruments niya, guitar, vocals, at keyboard. Dahilan ng pagkamatay, sinaksak siya hanggang mamatay sa harap ng bahay ng kanyang girlfriend ng dalawang tambay na di umano'y pinaghihinalaan na nasa impluwensya ng bawal na gamot at alkohol. Namatay siya taong 1988 sa edad na 25 anyos. Allen Cudal, isang dating miyembro ng Greyhounds na ang genre ay rap metal. Mga kantang pinasikat nila ay Hupaw, Pig Face, at Mr. P.I.G. Dahilan ng pagkamatay, car crash accident noong taong 2004. Francis Michael Durango Magalona o Francis M. Isinilang noong 1964. Kilala siya sa mga pangalan na Francis M., Master Rapper, The Man from Manila, Kiko, The Mouth, The Filipino King of Rap. Isa siyang Filipino rapper, songwriter, director, producer, photographer, negosyante, at TV personality. Isa sa mga successful na rapper of all time. Palagi siyang na-credit bilang pioneer ng Pinoy hip-hop. Mga kantang pinasikat niya, Kaleidoscope World, Mga Kababayan, Three Stars and the Sun, Cold Summer Nights, at iba pa. Dahilan ng pagkamatay, acute myelogenous leukemia. Namatay siya taong 2019 sa edad na 44 years old. Karl Roy, isinilang noong 1968. Isang Filipino rock singer. Lead singer siya ng mga bandang Advent Call, Kapatid, at POT. Kilala siya sa mga kantang Yugyuga Na, Panaginip, Overload, Have a Piece of This, Pagbabalik ng Kwago, at iba pa. Dahilan ng pagkamatay, cardiac arrest. Namatay siya taong 2012 sa edad na 44 years old. Dominic Gamboa o Papa Dom, isinilang noong 1965. Founding member at vokalista ng 90s reggae band na Tropical Depression. Sila ang nagpasikat ng kantang Kapayapaan, Bilog na Naman ang Buwan, Duda Reggae, at iba pa. Dahilan ng pagkamatay, dahil sa kidney failure taong 2013 sa edad na 48 years old. Joseph Amoto Formaran o Blakdyak, isinilang noong 1969. Isang Pilipinong aktor, komedyante, at reggae na bokalista. Kilala siya bilang The King of Pinoy Reggae. Sumikat siya sa kantang Good Boy at Noon at Ngayon. Dahilan ng pagkamatay, natagpo ang patay sa loob ng kanyang kondominium. Ang ulo niya ay may takip ng plastic bag. Sa ngayon, hindi pa masabi kung ano talaga ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Namatay siya taong 2016 sa edad na 47 years old. Rene Garcia, isa sa mga miyembro ng bandang Hotdog, The Hotdog Band o The Hotdogs. Pinasikat nila ang mga kantang Bongga Kaday, Bebo Tinga, Ikaw ang Miss Universe ng Buhay Ko, Manila,
first love, panaginip, anibatong bakal, at iba pa. Dahilan ng pagkamatay, cardiac arrest. Namatay siya taong 2018 sa edad na 65 years old. Enrico de Jesus Puno o Rico J. Puno. Isinilang noong February 13, 1953. Isang aktor, komedyan at politiko. Siya ang nagsimula ng trend of incorporating Tagalog lyrics sa kanyang rendition ng American song na The Way We Were ni Barbara Streisand at iba pang foreign songs. Dahilan ng pagkamatay, dahil sa heart failure noong October 30, 2018 sa edad na 75 years old. Brian Velasco, isinilang noong 1977. Isang iconic drummer ng Filipino rock band na Razorback. Pinasikat nila ang mga kantang payaso, giyang, at iba pa. Dahilan ng pagkamatay, kinitil ang buhay, tumalon siya sa 34th floor ng kanyang kondo taong 2019 sa edad na 41 years old. Joseph William Feliciano Smith o Pepe Smith, isinilang noong 1947. Kilala siya sa pangalang Joey Smith at Pepe Smith. Isa siyang musician, songwriter, drummer at gitarista. Miyembro siya ng Juan de la Cruz na banda. Pioneer sila sa original Filipino rock music o Pinoy rock. Mga kantang pinasikat nila, Himig Natin, Kahit Anong Mangyari, Balong Malalim, Beep Beep, at iba pa. Dahilan ng pagkamatay, cardiac arrest. Namatay siya sa taong 2019 sa edad na 71 years old.